Ika-18 ng Agosto, Martes, sa 20th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Oo, maniwala kayo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit." Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sumagot, "Imposible ito para sa tao, pero para sa Diyos, lahat ay posible." Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin?" Sumagot si Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumusunod sa akin, sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong luwalhati, uupo rin kayo sa 12 trono para maghari sa 12 tribo ng Israel. At ang mag-iman ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak, o mga bukid alang-alang sa ngalan ko, tatanggap siya ng 100 beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mauhuli at may mga huli naman na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sumagot, "Imposible ito para sa tao, pero para sa Diyos, lahat ay posible." Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang sabihin niya sa kanila na mahirap makapasok ang isang mayamang tao sa kaharian ng Diyos. Mulat sa pool, matibay ang kanilang paniniwala sa kayamanan bilang patunay ng pagkalugod ng Diyos. Kaya lahat ng mga mayayaman ay pinaniniwalaan nilang tiyak na maliligtas. Iwinaksi ni Jesus ang maling kaisipang ito at sinabi na ang materyal na kayamanan ay maaaring maging balakid sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Inilarawan ni San Juan de la Cruz ang pagkapit ng tao sa kayamanan sa anyo ng sa isang ibon na ang mga paa ay nakatali sa isang matibay na tali o mahinang sinulid. Hanggat hindi nalalagot ang tali o sinulid, hindi makalilipad ang ibon. Hindi kasalanan ang pagiging mayaman. Binabalaan lamang tayo ni Jesus para hindi tayo maging mga alipin ng ating mga ari-arian. Tinuturuan niya ang kanyang mga tagasunod na ituring ang anumang meron sila bilang mga bagay na ipinagkatiwala lang ng Diyos at dapat gamitin ang mga ito sa kanyang ikaluluwalhati. Lahat ng tao ay inaalok ni Jesus ng kanyang pagliligtas, mayaman man o mahirap. Mahalaga lamang natanggapin ng bawat isa na kailangan niya ang pagliligtas ni Jesus. Sa harap ni Jesus, naglalaho ang lahat ng pagtatangi-tangi ng mga tao at lahat tayo'y pantay-pantay na tumatayo sa harapan ng Diyos. Pagsasagawa, sapagkat ugat ng tanang kasamaan, ang pag-ibig sa salapi.